darating sa ating buhay. Kaya naman, let's welcome it with open arms. Kasama niyo ko ang inyong sexy babe grand winner, Sam Coloso. Maayong, 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 pangalawang araw ng 2024! Looking forward tayong lahat sa mga unexpected things that will happen to us ngayong 2024. Kaya naman, excited kong excited tayong lahat na salubungin ito. At syempre, kasama niyo po ako, ang inyong kalokalike Zuripay, Nikki Morano! Sweet na sweet! Bakit naman yung shagit! Shagit mga bisaya! Ako naman ang inyong multi-dog show influencer, AC Soriano. Kaya naman mga kapamilya, kapuso at ka-A to Z. Tara na! Tumambay muna dito sa pinakamasayang online tampak. Pananghalian sa buong universe ito ang Showtime Online U! Ayaw naman! Boy, okay lang yan. Baka nasa bakasyon pa ang ating mga brain cells. Pero guys, join na sa kasiyahan with your SoYou squad. Just use our official hashtag for today na hashtag Happy 2024 Showtime Fam. And don't forget to subscribe to our official social media accounts na at It's Showtime na. Oh, kamusta? Happy New Year tayo na lang! No? Nakita tayo, di ba January 1? Pero ang dami nagwawala sa mga comments. Safe ba to? Sorry na. Ito, live na talaga kami. Live na, live na, live. Yan yung suot nila noong Christmas party. Nanguhula talaga sila. Ang galing. Updated na updated. Ang gagaling. Mga perceptive sila. Very observant. I love it. Stunning show timers na. Uy, pero ano ha? Kahapon ay magandang simula this 2024 ang ating napanood mula sa mga napaka-cutiful na performance ng ating mga batang cute po na sina Lucas, Imogen, Jace, Kulot, at si Argo. Ang daming nakakamiss talaga sa kanila na everyday nung isip bata. Ano, so, ayan, totoo, January 1. Ang bilis nilang lumaki talaga. Totoo, nasubaybayan natin yun. Oh. I love it. Ano ba rin yun? Ito, ano yun? Ano yun? Ano yun? Pero, bukod doon na pinangyari sa atin. Ito naman, guys, sa Metros-Metros naman ay buwena manong nabiyayaan ng papremyo ang ating madlang hakop na si Mylene ng hanggang 60,000 pesos at malaking tulong ito para sa panimula ng kanyang pamilya ngayong bagong taon. Congratulations, Ate Mylene. At ito na sa tawag ng tanghalan, Year 17, ay apat na panalo na ang nakakamit ng ating defending champion mula sa Mindanao na si Eunice Encarnada. Kaya naman ngayong araw, ngayong New Year, magkakaroon kaya tayo ng bagong semifinalist. Naku, ayun, 94.6. Siya na nga kaya ang ating susunod na semifinalist. Pero, para maganda simula natin this year, ay binisita tayo ng ating feng shui expert na talaga na nga magbibigay linaw sa ating kapalaran ngayong 2024. Ito na siya ang ating feng shui expert, Master Hans Kua! Nag-iisa! Happy New Year, Master Hans! Teka lang, tayo. Hawakan ko si Master Hans at paswerte. Para naging spoon! Tsaka yung mga pag-gold na! Upo tayo, upo tayo, upo tayo. Very magandang buhay tayo today. Upo ba? Pero, oo, Master Hans, thank you unang-una sa pagbisita sa amin dito. Thank you sa pag-invite kay Master Hans. Thank you. Oh, we love you. Pero kamusta naman ang naging salubong sa bagong taon? Wow, salubong sa bagong taon. Busy-busy si Master Hans Kua. Left and right na mga guesting, mga events, mga ganap. Busy-busy po ang inyong Master Hans Kua. Dahil this year, let's claim it, tayo po ay sa swerte! Yes! And speaking of swerte, ano po ba yung mga magagandang balita na hati ninyo para sa ating madlang online? Ay, dapat ha, this year natin na dahil new beginning, new start ang ating cycle ng 2024 Year of the Wooden Dragon. Dragon is isang pagiging agresibo. Hindi man maganda ang world element natin, pero kung dadagdagan natin si Pagkakang Terminasyon, mas magiging maswerte ang ating taon na to. Oh, speaking of mga swerte, Master Hans, kasi kahapon, napag-usapan natin yung mga horoscope, yes, mga animal signs natin, ano. For today's video, ang ating pag-uusapan, yung mga swerte sa placement, yes, sa bahay. Sa placement. Kasi yung feng shui is tamang placement, tamang direction, pa paano natin ma-attract ang swerte. Ang unang swerte, lahat tayo gusto-gusto natin, syempre, ang pera. Ano yung fourth direction? Ang pera. So, pag mag-work kayo, pera dapat, ha? Mag-work, nakaharap o naka-location sa north direction. North direction, maging maingay, maging active sa north direction. Money star ay nandyan. Number two na lucky direction natin ay nasa northeast direction. Northeast direction naman, andyan naman ang victory. And nandyan ang northeast direction, nandyan po opportunity and blessing stars sa 2024.
2024 natin. North direction, money. Opportunity naman ang northeast direction. East direction naman lang dyan ang victory at success. Woo! Let's claim it! Magiging victory yan. Wow. Kaya sipag tsaka, east direction is number 3 na maswerte. Southwest direction naman lang dyan ang long-term success star o mga long-term prosperity star. Southwest direction is sa pang-apat na swerte. At para sa mga single o may relationship na, para ma-enhance natin ang tinatawag natin love star, nasa northwest direction po ang apat panglimang direction natin na swerte. So north, northeast, northwest, southwest direction at saka east direction, yan po yung limang direction na dapat natin gamitin para ma-attract natin ang kasaganahan. Swerte sa 2024 year of the yes, wood. Yes, noted. Curious ako, Master Hans. Yes. Ano yung mga ilalagay namin mga bagay dun sa mga certain yes. locations? Sa north direction maglagay yan ng money frog. Northeast direction maglagay ng tinatawag ng wealth god. Northwest direction naman maglagay ng rose quartz o yung happy couple pang love naman. Ooh. Southwest direction maganda maglagay dyan ng tinatawag natin wealth ship. Ang east naman maganda maglagay dyan ng victory horse para matrack natin ang mga swerte! Ay, naman! Pero Master Hans, paano kung yung orientation ng bahay ko, kunwari hindi maganda, ano yung mga kailangan naming pangontra? Ano mga dapat natin iwasan naman sa 2024, hindi magandang direction. Unang-una is the west direction. Nasa west direction kasi ang tinatawag natin pinaka hindi maswerte yung direction. Keep this area quiet. Maglagay ng mga metal, bakal na element sa west direction. 5 yellow misfortune star nandiyan kasi siya yung star nagdadala ng problema sa career, sa trabaho, sa mga problema, sa opportunities, nawawala ng mga trabaho, mga pera. Yan po ang west direction. 5 element pagoda ang cure sa west direction. Number 2, south direction. Pag-check yun ang door nyo, nasa south direction. Yan po activated ang cheating, betrayal, theft, or robbery. Betrayal sa pag-ibig yan. Kaya naman lagyan ng rhino elephant, maglagay tayo ng blue na color naman po na floor mat sa south direction. Southeast direction naman dyan ang illness star. Health is wealth. Ayaw natin ng mga kalusugan, mga problema sa kalusugan. Southeast direction, maglagay ng mga bakal na element sa southeast direction, illness star activated. At last na hindi maswerte is the center direction. Keep the gitna ng bahay na opisina, quiet, walang activity dahil nasa center ng direction na yan ang tinatawag natin mga anger, misunderstanding, and even lawsuit. Maglagay ng red na color na carpet naman po yung mga harmony pitch po. Ilagay-lagay yan sa center, pang cure po yan sa mga misunderstanding or mga conflict. So center, hindi swerte. South, hindi swerte. South is illness star. At isa pa, west is the 5 yellow misfortune star. Yan yung apat na hindi maswerte na dapat i-avoid sa 2024 year of the wooden dragon. Ito kasi nagtatanong sila nanay. Yes, eh, Master Hans, paano ko ba malalaman yan, yung lokasyon ng mga northwest northwest? Oh, sabi siya, nakompleto mo na yung direction. So, gamitin natin ang compass ng cellphone natin. Sa cellphone, hanapin nyo lang po. Tapos, type nyo ng cellphone po. Meron na pong compass dyan. Napakita ko sa inyo. Ayan, compass po. Ah, may compass direction cellphone nyo po. Tapos, patayo ang basa. Ilalagay sa may belly. Tatayo ka, babasahin mo lang. Tatayo mo lang ito sa gitna. Ng buong bahay, sa gitna ng inyong kwarto. Yan uy, po. Perfect, Master yan. Hans, sa northeast, nakatapat ang ating door. Grabe naman yung door na ito. Ang galing! Tama! Nasa north direction ang ating door. So, this mean, ibig sabihin nito, dahil activated ang north direction natin, ito po ay activated ang pera. Ay, wow! Northeast selected. Feeling ko magkaka-brand. Yes. So, CVV, hello po, CVV. Hello, Katakari! Hello sa'yo! Hello po. Northeast direction naman dito, sa northeast direction naman natin, nandiyan po yung blessing and opportunity. So, itong direction, itong location ng ating studio, ay swerte. Ay, perfect. Oh. Yes. Yung salamin ba, sa may pinto, okay lang yun, Master Hans? Sa harap naman sa kanila, kinitingin lang kung mapapit okay sila. Okay naman. Huwag kayo harap yung pinto, yung salamin sa may pintuan na directly facing na pintuan is not lucky, hindi yan swerte. Sa mga ano po, startup business, ano po ba yung mga pampaswerte or mga maswerte nga negosyo? Ayon sa 2024 natin na ang negosyong posibleng patok pa rin ay may kinilaman sa mga fire-related na negosyo, business. Ito mga business na ito is automation, yung mga artificial intelligence o mga AI. Yes, meron pa rin mga pagkain. Alam mo, pag nakita mo yung pagkain na vlog, ang daming nagpupuntahan sa restaurant na yun. Nagka-trending. Sa totoo lang. Yes, pagkain is patok. Beauty products, lahat ng mga influencer, ang dami kanya-kanya mga supplement, mga pinapahit, pampaganda, is also patok na negosyo pa rin. Yung mga beauty clinic, may mga machines, mas marami pang machine na madedevelop ang 2024 natin para mas lalo tayong gumanda, sumeksi, bumata. Ayan, mga yan, ay gusto patok pa rin na negosyo. Yan. Yes, mga video content, mga vlogger, mga content creators pa rin po. As ay patok na negosyo pa rin, siyempre. Yung mga kinilaman pa rin sa entertainment, yan
pa rin ang negosyo. Yung mga showbiz, entertainment, mga online na negosyo ay patok pa rin yung mga negosyo niyan ay posibleng negosyo. Mm. Pero eto, Master Hansa, ano yung pinakaswerteng kulay ng bahay? Ano yung pinakaswerteng kulay this year? Ay, ang lucky color natin this year is violet. Ay, mali yung suit natin. Kumasok, nakita ko online, may green daw. Meron daw nakita emerald green daw. Ano daw yung beach pass? Hindi ko para sinain sila. Hindi ko alam kung saan nila nakuha yun. Pero yung violet ni Master Hansa kuha ay base po sa tinatawag natin Chinese astrology or computation ng mga between yung five elements sa chart. Kasi ang violet or water element is color or missing element natin. Ibig sabihin ng 2024 natin, kulang ang wealth or money element, which is the water element. Ang magsuot o paglagay ng violet, touch of violet sa bahay, sa opisina, might enhance daw natin ang tinatawag nating money or wealth star. So, dagdagan ng color violet, maglagay ng konting blue na color, dahil blue or violet ay the lucky color for 2024 year of the wood. Now you know. So ang gagawin nyo ay gayahin nyo yung setup ng studio namin. Studio namin. Saktong sakto. Lagyan nyo ng violet colors. Sila ating nanonood ngayon sa palengke. Okay lang ba yung mga negosyo nila ngayon? Yes, mapakain pa rin na negosyo ay patok na negosyo pa rin. Gamitin nyo po ang social media para mas mag-click ang negosyo nyo. Habang nag-negosyo kayo, siguro mag-vlog kayo dyan o mag-online, mag-ano kayo, mag-yes, mag-live streaming kayo. Marami nag-live sa mga palengke kayo. Nagtatasad sila. Yes, alam mo, magiging problem natin sa negosyo o sa career sa 2024 natin. Yung mga AI, gagamitin yung boses, yung mukha mo, tapos mag-i-scam ng ibang tao. Ay, yan na ang dapat na iwasan ang bantayan natin dahil lahat ng mukha natin, may pinapost tayo mga picture o mga boss natin, video. Dahil sa development of AI, wag naman sana gamitin ang AI para sa benefit, hindi para manloko ng ibang tao. Yan ang dapat natin iwasan sa 2024 dahil magde-develop, mas magiging productive, mas magiging mas mabilis ang development ng AI, artificial intelligence, mga robotics sa 2024 natin. O, yung AI, dapat ginagamit lang yan sa magpasikat week ng Showtime. Monday group. Ang tama gamit. Tsaka, pag mga AI, pag sobrang perfect ng balat, AI yan. Di ba ganun yung Master Hans? Kaya naman pala. AI ka pala, Master Hans. Kaya hindi ko masyado tinatanggal yung mga chismis ko sa buhay. Para hindi yung pagkamalang AI. Ganun pala. AI. Yun ang magandang tip yun. AI, kaya pala, pag may ano ka, huwag ka mong tatanggalin masyado para hindi ka mukhang AI. Pero eto, Master Hans, ano ang tips mo? Kasi ang dragon ay medyo, nung huling dragon year natin, medyo magulo ang world. Ano, ano ang advice mo sa buong world na magulo? Medyo, siguro i-sweep natin ng konti sa pag-ibig. Latter part of the year, nakita mo, November, December, ang dami naghiwalayan. Ay! Oo, ang 2024, mas marami pang hiwalayan na mangyayari. Alam mo ba, ang rabbit kasi, siya is malanding ano element, yung malanding horoscope yun eh. About love, about romance, yan ang symbol also ng Playboy. Kaya love, ang rabbit kasi is pagka inaway mo siya, siya yung shy away. Tatalon siya, lalayo siya, ayaw niya. Gusto lang niya have fun, enjoy, and pag may away, may gulo, aalis siya. So, maraghiwalay last year, makikita natin na walang masyado nag-comment. Hindi masyado na wala lang. Tahimik lang sila. Hindi sila ganun kagalit. Ang year of the wooden dragon, marami pa rin hiwalayan, lalo sa mag-asawa or mag-long-term partner na po. However, ang pinagkaiba this year, head-on sila. Mas babanhatan nila both side. Yung guy and saka yung girl, both side na posible sila mag-comment ng mga social media nila o magpa-interview sila. Talagang away ang mangyayari dahil itong dragon na ito is very matapang, unlike ng rabbit. Nakalmado at masaya. Master Hans, sasaktan ako. Kaka-engage ko lang last year. Hindi ko naman sinabi, ikaw. Okay. Hindi ikaw naman. Mabuti na yung klaro ka. Inabahan ako eh. Ang dami-dami tao, hindi kayo. Sorry. Ay nako, alam ko na beatin kayo, pero marami pa mga gabay sa buhay ang ibibigay ng ating feng shui expert na si Master Hans. Kaya naman makakasama pa natin siya mamaya. Pero, so stay tuned. Eto na. Inaabangan nyo live, diba? Eto live talaga. Kasama natin si Darren at naman New Verse. Kaya naman, it's Showtime. Magbabalik at yung sa Showtime Online U! Welcome back to Showtime Online U! Ako po ang inyong multi-dog show influencer, AC Soriano. Kasama nyo din ang inyong sexy babe grand winner, Sam Coloso. Ang inyong kalokalike, Siri Pai, Nikki Morana. Sakit sa tarang mga nakasubabay sa amon nyo na. Dito sa Showtime Pavilion Online Live, 49,000 live viewers. Showtime Online U, 24,000. It's Showtime Facebook page, 7,000. For a total of 80,000 live viewers. Hello sa inyo. At muli nating makakasama dito sa So You ang ating feng shui expert na si Master Hans. So Master Hans,
ano pa ba ang mga magagandang balita na hatid mo sa amin ngayon? Siguro i-random natin na mabilisan ngayon yung 12 animal zodiacs. Ayun para na sa mga pinanganak ng Year of the Rat. Activated sa inyo ang Money Star sa mga Year of the Ox naman at Year of the Tiger. Dagdaga ng sipag-tsaga dahil parehas kini Ox and Year of the Rat. Ox na Ox din po ang Ox at ang Year of the Tiger. Si Ox kasi nasa kanya po ang Blessing Star. Si Tiger naman nasa kanya naman po ang Heaven Opportunity Star para naman sa mga pinanganak. Uy, Year of the Tiger. Year of the Tiger ka. Yes, Year of the Tiger this year, dagdaga ng sipag-tsaga dahil magandang taon to. Pagka mayroon maraming opportunity, kailangan mas mag-create ka. So, i-follow po yung mga kliyente, mga contacts mo. Uy. Tapos, para naman, blessing naman po, i-share your blessing sa my Year of the Tiger. Year of the Rabbit naman tayo. Na-activated sa my Year of the Rabbit at pinatawag natin Victory and Success Star. Kaya naman, maging masipag, hands-on ako sa career para hands-on ang swerte. Year of the Dragon and Year of the Snake, bantayan ang kalusugan. Not your Mami year sa Year of the Dragon. Kaya naman, Year of the Dragon, health is wealth. Kailangan po start the year with annual physical exam and exercise. Matulog magpahinga din sa Year of the Dragon and Snake. Ang mga horse naman ngayon, prone sila sa mga scam, cheating, or betrayal. Oh, no. Sa pag-ibig, posible sila ma-betray. Sa mga pera naman, if it's too good to be true, sa Year of the Horse, posible kayong maloko. Year of the Goat naman na best friend ng mga Year of the Horsey Horse. Nasa inyo naman po tinatawag nating long-term success star. Pag-isipan ang mga long-term na investment, long-term na career dahil yan po ang pwede sa mga Year of the Goat. Year of the Monkey naman na patatalino, maraming activity. Ang mga Year of the Monkey, very good din year to sa mga monkey. Sa relationship, may baby. Ah! Yes, ang mga monkey ngayon to. To lahat ng animal zodiac. Yes, magandang magninong, ninang ng Year of the Baby Dragon. Pero bawal lang ipinanganak ka ng dog. Kalaban kasi ni dog. Ay, sorry, hindi ako ninong yes, yan. Yes, other than ako that, lahat ng sign pwede po na Year of the Baby Dragon ay suwerte po. So, Year of the Monkey ngayon to, pagdating sa pera, ang pagiging creative mo, ang pagkakaroon ng mga wisdom idea ay magdadala ng long-term na career o trabaho. So, sa negosyo naman po, gamitin ang social media sa mga Year of the Monkey. Very good ang mga monkey ngayon pagdating sa pag-ibig at saka sa fertility. Year of the Rooster naman ang best friend ng mga Year of the Dragon. Itong taon na to, sa mga pinanganak ng Year of the Rooster, best na best po kayo. Magandang taon po to sa pag-ibig. May activated na pag-single, mahahanap ang love and relationship. If may asawa naman po or may partner na, maganda pong taon na to para mag-baby. Ang Rooster, very good po. Meron na siyang 5 yellow misfortune star na dapat i-cure. The Rooster this year is very good. Year of the Dog naman tayo. Meron po ha, clash po ng dog ang dragon. Not your year, ang pinaka-hindi okay ngayon. Kalaban, directly clash ng dog ang dragon. Sa love life, huwag basta maniwala. Pero ang love life ng mga single na dog ngayon ay activated. Ang romance at maraming jowa ang mga Year of the Dog ngayon. If you have partner na po, be loyal. The third party ay makasira ng relationship. Pahuhuli po kayo if your Year of the Dog. Year of the Dog, ha? Year of the Dog ngayon. This year, kalma lang po. Huwag masyado mainit. Pagka may deal, huwag maging agresibo. Hindi magandang lumipat ng trabaho. Hindi magandang mag-start ng negosyo. Pag-isipan maigi. Year of the Pig naman, na-activated. Kagaya si Dog, ang Love Star and Education Lock Star ng Year of the Dog. At Pig, muli po, ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo pong gumagawa ng swerte niya po. Dahil nasa inyong mga kamay, nasa lalay, ang inyong mga tagumpay. Oh, saka makakontakt, sir, Miss, Master Hans. Ay, salamat po sa chance na ito. Ito na, ito meron na po akong Lucky Charm Store. Lucky Charm Store ko po nasa Cityland, Shaw Tower, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Follow niyo po ako sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Halapin niyo po, Master Hans. Kung ang aking cellphone number, 0922-829-03-8209-22-829-0382 po. Hanapin niyo po sa website ko pong Master Hans Kuwa ang aking mga contact details. Maraming salamat po and Happy New Year po, Madlang People! Happy New Year! Happy New Year, Master Hans! Ako, nandito nga, mapabalik pa rin ang Showtime Online You! Welcome back to Showtime Online You! Ako po ang inyong multi-dog show influencer, Aces Poria. Hello! Kasama niyo din ang inyong sexy babe grand winner, Sam Palos. And of course, kasama niyo pa rin ang inyong kaloka like Sweetie Pie, Nikki Morena. Sagit muna sa tanang nakasubaybay dito sa Showtime. Kapamilya Online Live, 65,000 live viewers. Showtime Online You, 35,000. It's Showtime Facebook, 8,000 live viewers for a total of 107,000 live viewers. Hey,
mag-subscribe na sa aming mga official social media pages at It's Showtime na sa YouTube channel na Road to 2 Million at follow naman ang Facebook page na Road to 17 Million and also sa TikTok page na Road to 4 Million. Huwag kalimutan mag-tweet, comment, react using our official hashtag for today na hashtag Happy 2024 Showtime Fam. Yes, eto na Happy New Year para sa lahat ng inyong mga sawi. Gusto niyo bang kiligin muli? Sumali sa ating newest kilig segment sa tanghali. Open to all genders, male, female, and all members of the LGBTQIA+ community. And also, must be 18 years old and above. For more details, i-contact ang aming staff sa numerong 0939-431-3711. Yes, at maganda ang pasok ng taon para sa ating madlang hakot dahil mag-uuwi siya ng limpak-limpak na papremyo. Woo! Sa Matchus Matchus. Kaya naman, let's all welcome Ate Judith Ate na nanalo ng 20,000 pesos. Ate Judith! Dito Ate Judith! Congratulations, Ate Judith! Dito ka, Ate Judith! Ate Judith, how are you? Bumati ka muna sa ating madlang onliners. Hey! Congratulations, Ate Judy. Nakarelax na. Grabe. Oo, parang yung buhok din niya nakarelax. Yan, taray ni Ate Judy. Naka-straight ang buhok niya. Oo, di ba? Tayo sa plancha. Pero ang intense nung kanina pagpipit niyo, Ate, ha? Rayon. Yes. Sabi mo kanina, igagamitin mo yung pera pandagdag pampakasal ng anak ko. Pero yung para sa'yo naman. Sa'yo naman. Gusto mo? Anong gusto mo? Para po sa akin kasi, mas higit makailangan ng anak. Naku, iiyak pa naman si Ate Judith. Sabi sa inyo, huwag nagtatanong ng kita na iiyak si Ate Judith. Oo, deserve ni Ate Judith. Ano na lang wish mo sa ano sa anak mo, ayan? Na ngayon na may magkakaroon na siya ng asawa at anak, na huwag niyang sundan kung ano man yung pagkakamali namin. Ano mo? Okay lang, Ate. Kung ano man yung mga nagawa natin noong past, yun yung naging, kumbaga, naging produkto, naging blessing, naging lesson sa kung yes, ano yung hinahanap. Yes. So don't, hindi yun mistake. Hindi yun mistake, Ate. Uh-huh. It's part of the journey. Puzzle piece. Yes. Of our life. Mm-hmm. Oh. Tsaka I'm sure na sobrang proud din yung anak mo para sa'yo. Oh. Yes po. Batiin mo naman sila. Sini binabati ko kayo mga anak. No Game Makoy. Jane, anak, manugang ko. Artista na yung mama niyo. Ikaw ang aming star ngayon, Ate Judith. Pero Ate Judith, ano naman ang yung message sa mga bumubuo ng It's Showtime? Napakasarap po ng pakiramdam. Nung dumating po ako dito, sabi ko sa sarili ko, kahit hindi ako manalo ng pera, okay lang sa akin. Nakarating lang ako dito sa studio. Aww. Dahil dyan po, binabawi namin yung 20K. Napakasarap po talaga ng pakiramdam. Sa totoo lang masaya po. Kami, napakasaya Ate Judy. Ko po. Sobra. Group hug! Group hug. Masaya naman kami, Ate Judy, na nabigyan ka namin ng 20,000 pesos. Pero may pa kami gusto ko i-shout batiin, out, Ate Judy. Bukod sa iyong pamilya. Shout out kay Ate Rina Rutherford na nanonood ngayon. Nasa United States po siya. Wow. Sa kanya galing itong relo ko. Maraming wow! salamat, Ate! Artista na ako ngayon, Ate! Yes. Ayan, itataas ko yung relong binigay mo sa akin. Artista na talaga ako, Ate. Ang cute, Ate Judy. O, tama na, I love it. Pero happy na lang tayo. Happy New Year, Ate Judy! Happy New Year! Congratulations! Yes. Maraming salamat! Muna ang yung 20,000. Congratulations, Ate Judy. Pagpalain po kayo ni Lord. Ayan. At eto nga na sa ibang bahagi naman ng ating usapan kahapon sa Especially For You ay friendship story mula sa ating Be The Heartthrob na si Wise at ang ating trendy diva na si Anna Ramsey. Ang ating napanood na sobrang sinubaybayan ng ating matlang onliners. Ay, alam mo, kinilig, sobra yung kilig ko sa Aunt Wise. Sorry na lang talaga, Trisha. Sorry, Trisha. Pero ang mga madlang onliners natin, no? Talagang vote na vote kay Aunt Wise. Speaking of onliners, ano yung masasabi ng ating madlang onliners? Basahin natin yung kanilang mga comments. Maraming mga comments sila. Basahin natin yan. Natin. Mm-hmm.
sana magkaano sila. Ito, ay, sabi, oh, si Winston. Ha ha ha, di ko talaga mapigil tawa ko kanina kahit tulog mga kasama ko. Kasi naman, bungis-ngis kayo pareho ni Wise Estabillo sa So You. Ha 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 ha. Hashtag It's Showtime na 2024 na. Uy, yung kanta ni Anna na yun, streaming yun sa Spotify. Oh, in fairness, pinapakinggan ko talaga yun. 2019 pa pala yung kantang yun. In fairness, Diyos ko. Katulad nga na sabi ni Juliana, di ba lalong nakakagana manood ng Showtime Online News. Sayang nga lang, wala sila ngayon. Sayang naman. Kami to eh. Pero thank you kasi sinusubaybayan niya ang Showtime Online News. Yes. Ayan, si Vincent. Lagi din nanonood yan. Sabi niya, ayoko yung ending itong especially for you ngayong araw. Kasi gusto ko na si Anna ang piliin ni Wise. Mag-taping ulit kung kinakailangan. Sige, ikaw magbabayad lahat ng cost. Parang Kyosu and Jaja pala ito. Why not, Vincenzo? Ikaw ang mag-produce. Ano po? Sabi naman ni Kay, sayang recorded in Soyu. Na-excite ako sa reunion ni Soyu Squad sa episode. Ay, reaction! Reaction ng Soyu Squad. Uy, pero nandun tayo nun. Yes, nanonood kami ng live. So kung minarinig kayo mga maiingay, doon kami yun ni Hiki. Ganun. Bakit kasi hindi na lang naging searchy si Miss Anna Rams? Sayang naman. Pero eto sabi ni Kay Sunshine, dati sa hashtag Jamie lang ako kinikilig sa Soyu. Bakit ngayon? Pati sa Anwise na. Sabi niya, hashtag it's Showtime 2024 na. Jamie na yung nag-perform ng hanggang ngayon. Exacto, may inside kasi silang inside joke na nanay-tatay nila si Wise saka si Anna. So parang, happy family sila doon. Sabi ni Assume Rampalakers. Bagong love team ng taong 2024. Universe, pakinggan mo ko. Ako lang kasi mag-isa. Mag-isa pa lang ako. Bakit hindi ka sumali dito? Assume Rampalakers. Malay niyo, magkaroon ng sila, Unwise. Yes, and lastly, Bimby Boy. Feeling ko nasasaktan si Anna Ramsey ngayon. Feeling ko lang may lihim siya na pagtingin kay Wise. Kaya hindi pumasok si Anna ngayon eh. Kasi nasasaktan siya. May narinig akong balita. Sabi? Magkasama ang Unwise today. Nasaan? Nasa Pangasinan. Hindi kasi nakita ko sa story ni Anna. Ano kaya ang ginagawa? Malalaman na. Feeling ko mag-island hopping sila. Papatunayin nila kung totoo bang 100 islands yung nasa Pangasinan. 100 islands. Hindi, 103 na daw. Si JM Carucci. Lagi nanonood sa atin to. Sabi niya, or pwede namang hanapan si Mima ng ako, ng kadate. Tapos si Nikki ang tutulaway niya. Why not? Abangan natin yan. Parang naman ako, parang hirap na hirap naman ako sa buhay. Parang super dog show mangyayari nun. At ito, last, loko tong si Wise na sa tabi mo na ang hinahanap mo. Naghahanap ka pa ng iba. Nakakainis kasi, bakit hindi na naging sila? Ay, nako. Pero eto na, bilang kahapon nag-abang kayo, eto na, especially for you na, magpabalik kami dito sa Showtime Online! You're still tuned in sa programang Puso ang Pag-uusapan sa Tanghalian. This is exclusively, especially for you. Ako po ang multi-dog show influencer, AC Soriano. Ako ang inyong sexy babe grand winner, Sam Coloso, magpapaula. Ako daw sexy, pero kalakalike City Pie, Nikki Moren. At sagit muna sa lahat ng mga na-listeners natin ngayong araw. Kapamilya Online Live, 77,000 live viewers. Showtime Online U, 42,000 live viewers. It's Showtime Facebook, 10,000 live viewers. For a total of 129,000 live viewers. Nagang salamat. Akit ng mga viewers pag especially for you. Inaabangan nila. Thank you for watching, Madang Onliners. Ngayong araw ay nasubaybayan natin ang kwento ng mag-ex na sina Mac at Rue. At ang naging reason ng kanilang hiwalayan ay dahil nahuli ni Rue si Mac na puro pictures ng kanilang common best friend laman ng cellphone nito. At may second account nga si Mac na kung saan dun pala sila nag-uusap. Nako, gaano ba
kasakit na malaman na ang best friend mo na tinuturing mo pang kapatid ang siya pang mang-aagaw sa jowa. Parang teleserye. Para lang saktan ka emotionally. The legal wife. Di ba? Si Maha si Nicole. Tsaka si Angel Locs. Si Nicole tsaka si anong pangalan ni Angel doon? Si ano? Si Monica. Akin lang ang asawa ko, Nicole. Mga grabe yun ano. Pero hindi ka ba titigil? Niloko ka na. Tapos may second layer, niloko ka rin ang best friend mo. Paano double whammy betrayal double at its best. Well, we can no longer, ano, hindi na namin kailangan pa i-emphasize. Sobrang, ano nun, sobrang red flag. At sobrang, red flag. Red flag. And sobrang sakit nun. And, parehong kasalanan ng best friend mo tsaka nung jowa mo. Kayo. Ako, syempre, sobrang sakit nun, di ba? Na, alam niyo, feeling ko, kakabahan siya, manginginig siya, and everything. Kaya nga, nakwento niya nga na nagkaroon nga siya ng mental breakdowns, naapektuhan yung mental health niya. Pero para sa akin, uy guys, 2024 na, let's not tolerate cheating anymore. In any form. Mm-hmm, opo. At wag na din manluloko ang mga manluloko noon, no? Magbago na kayo. Ako ang sakit nun, kasi pagka best friend kasi, sabihin natin pag boyfriend, parang, parang ang pinapakita mong mukha pag boyfriend mo is yung best mo. Unlike pag sa best friend, lahat ng baho mo alam ng best friend mo. Diba? So that's another layer na parang na-cheat ka ng best friend mo. At ang sinasabi ko sa iyo, makaswerte mo, hindi mo natapat si Meme. Wala si Meme ngayon talaga. Nakundin talaga ka talaga kay Meme ngayon. True. Tama. Pero ito eh, umami naman si Mac na nagsisisi siya sa ginawa niya. At para kay Ru, okay naman na siya dahil alam niyang ginamit si Mac ng kanyang yang best friend para saktan siya dahil sa inggit. Kapag kayo ang nasa ganitong sitwasyon, paano nyo i-handle or papatawarin nyo si Mac? First of all, kudos kay Mac kasi sa live television, kumbaga parang in-out siya nung ex niya na cheater siya. Eh, mahirap din yun. Kahit na kasalanan yung ginawa ni kahit sabihin na natin, deserve ni Mac yun, pero nakakahiya pa din on Philippine television. I mean, tama. Hindi naman kailangan malaman ng lahat ng tao, pero tinake niya yun as a man, hindi niya tinanggi at pinangatawanan niya. Yes. So good job ka doon, pero hindi pa rin good job yung ginawa mo. Nagpakumbaba siya. Pero as Ru, di ba ang sakit noon kasi mawawalan ka ng trust for these people. And it's so hard to trust again kung magkaka-relationship man siya. Tapos for herself, syempre nakakawala yun ng self-confidence. Mm-hmm. Ang dami talagang mangyayari sa'yo. Pero you know what, Ru, you're not the problem. Yes. Di ba? Kaya it's okay. Dahan-dahan mo naman makukuha yung self-confidence mo again and trust again, diba? Surround and yourself, I go, AC. Dugtungan ko yung sa self-confidence. Sana tumaas pa yung self-confidence niyo kasi parang ang hinuha natin dun sa sinabi niya kanina, napakabilis niyang ma-manipulate ng ibang tao na parang balikan mo niya sa ganyan, balis, di ba? Yes. Na parang hello sa mga babae natin dyan, mga babae natin, mga nanonood ngayon, na parang 2024 na dapat mag-step up na rin tayo, na hindi porket may emotional attachment tayo na pinangahawakan sa isang tao or sa mga asawa natin. Kapag ka nakaranas tayo ng mga hindi na magaganda mga bagay, huwag na nating balikan, di ba? Kung may mga anak kayo, baka syempre mag-think twice ka, ganyan. Pero kung wala ka namang iintindihan, di ba, kung jowa lang naman, tapos nag-cheat sa'yo ang isang tao, di ba? Wag na. Kung emotional attachment lang din naman yung iniisip mo. Mm-hmm. Diba? Parang... Tsaka yung sa best friend din, message ko lang sa'yo, no? Yung kalaban na lang ni Lord, yung bahala sa'yo. Ano tayo? Hindi kasi ang pangit nung ginawa mo, B. Best friend ka, diba? So, diba? Mahiya ka naman. Nakakahiya, oh. Sayang, buti na lang di ka pinangalanan ni, ano, ni Ru. Mabait pa din si Ru. So, may karma. May karma yan, sis. So, just, ano, abang-abang ka na lang. And learn to let go. Yes. Masakit yan, hindi madali, pero matuto tayong mag-let go. Yes. Teka, pero balikan natin yung tanong. Ano yan? Papatawarin niyo ba si Mac? Siyempre hindi. Oh my God, no. Ako ha, personally. Personally. Natawa yung mga tech natin. Hindi kumbaga kasi, parang naging instrument. Na-cheat na rin ako. Alam ko yung pakiramdam ni Ru na bumaba yung self-confidence mo. Wala kang kumpiyansa sa sarili mo. Yung inis mo sa lalaking nang cheat sa'yo. Ang kapal ng mukha mo para patawarin ka pa, diba?
So pasalamat ka kay Ruth na pinatawad ka, binigyan ka pa ng another chance, pero ang kapal ng mukha mo. Wala again, si Meme, pero andito si Nikki Morena. Oh, again, yung our views are our own. Oo, it does not reflect the host, the show, or the network. Triggered ako talaga sa mga cheater, Diyos ko. Pwede mo nang ikalma yan. Ako siguro, mapapatawad ko siya after ko nang mabigyan ng time yung sarili ko. Kasi that's not easy. I need to heal. And what he did earlier sa show, medyo nainis ako doon yung sinabi niyang I love you, ganon. Siyempre, he can wish Rue good luck. Pero wag ka nang mag-I love you, diba? After everything. Mas mako-confuse mo pa siya. Just give her the time na and the space. Uh-oh. And sorry Sam, saan na lang ha? Hindi mo siya love. Kasi kung mahal mo yung tao, hindi ka mag-cheat. So hindi yun love. Infatuated ka lang sa kanya. Uh-oh. Hindi yun love. Maniwala ka. Oo. Ako feeling ko, ako kasi isa akong tao na I'd like to think in the long run, kung magmamatter ba itong relasyon sa akin na ito na niloko na ako sa in 10 years, kung feeling ko magtatagal ba. At kung na-cheat na ako ngayon pa lang, paano pa kami tatagal ng 10 years? Diba? Ganun lang kadali. Oh. So true. Oh, pero, ito. Sige, go easy. Sige, ako na. Payag ka ba na magkaroon ng second account na partner mo at hindi ka naka-follow dito for personal space? What for? Pero tama yung sinabi kanina ng ating searchy na we have to be transparent. I think si Anton yung nagsabi nito. Yes, personal space, but to have a different account na hindi mo siya friend. Parang para saan pa yun, di ba? Sana yung intentions mo clear. Kasi kung meron ka pang second account, tapos anong tinatago mo doon, di ba? Parang there's no need for a second account. Nikki. Yes, yun, same kay Sam. Talaga? wala nang sa second. Oo, same din. Ikaw, AC. Ako kasi, uso sa, ewan ko kung meron kayo mga dump account sa Instagram. Ako, sabi ni Jowa, sabi niya sa akin, follow ko. Tapos sabi ko, ayoko kasi gusto ko may personal space din ako kapag may gusto akong i-dump na mga feelings na gusto ko lang ilabas. Na ayokong palalimin para magdrama pa, para hindi pa natin pag-usapan, ayun. So, agree naman siya. Pero kung ganong purpose, sole purpose na ganon, hindi tayo lalandi dun sa account na yun, okay ako dun. Pero yung gagawa ka ng account para man landi... Sorry. Pero totoo, kasi minsan yung mga dump account para mag-rant, mag-let feelings. Pero yun nga, to good intentions only. Wag yung mga bad na for cheating purposes mo gagamitin. Ako... Sa FB, maraming ganyan yun. Sa true. Ito. Pero alam nyo ha, kakaibang lakas ng loob yung meron tong si Mac. Dahil pumayag siya na sumalang sa especially for you. Yun yung sinabi ko kanina, di ba, na parang aware siya na may chance na malaman ng buong mundo, ng buong Pilipinas. Cheater siya. Mm-mm. And give ko sa kanya yung ano na yun. Lakas ng loob. In all fairness, hindi lahat ng cheater kayang magpakalalaki at humarap sa camera. So, yun ang message ko for you, Mac. Good job, despite na sa ginawa mong pagkakamali. Bumawi ka naman. Pero sana wag mo nang ulitin sa mga future relationship mo. At grabe rin yung response ng audience sa loob. Diba, binubo na siya. Sumisigaw. Diba? Masakit din yun for him kasi naiinsulto din siya. Kasi kung totoo, hindi naman sila public figure. Diba? Yeah. Para pagpiestahan yung relationship nila. Pero... wala, Andito tayo. Diyan tayo. Kayo ba? Nung message ko kay Mac. Ako siguro, thank you for owning up to your mistake, no? Yun din, same din kay Nikki na nagkalakas ng loob ka na i-share yung story ninyo in front of our madlang people. Pero, sana nga magbago ka na. Sana magbago ka na, Mac. And don't make the same mistakes. Learn to become mature na. Sana sa next relationship mo, kung magkaka-next relationship, ayun, maging mature ka na and always think about the feelings of the other person. Oo. Yun lang din. Sana may natutunan siya at sana in five years from now or years from now, sana dalhin niya kung ano yung mga nakuha niya ngayon para hindi niya naulitin yung ganong mga ganap sa buhay niya. True. Kasi sa'yo tingnan mo, mahal niya pala yung tao, di ba? Sana pinahalagahan niya, di ba? Nang totoo, yung sobrang OA na pagpapahalaga talaga. Ang iniisip ko lang ngayon, kapag nanligaw si Mac, matatandaan siya, kayong nang-cheat, di ba? Sa Showtime. Parang, so good luck dyan. Pre, good luck. Nila.
Ayun, well, ang saya ng usapan. In fairness naman. Pero eto na, for more usapang breakups and love stories, making hangout na with us dito sa Suyi. And don't forget to follow and subscribe to our official media pages na at It's Showtime Na, dahil we share this especially for you. Sarot kay Anton, yung tropa kong Searchy. Uy, tropa mo pala yun. Eto na nga, tawag ng tanghalan na magbabalik pa rin ang Showtime Online You!